Usually kasi ang mga misis hindi yan sumasama sa fishing eh. So dito kakaunti lang talaga yung mga sumasama na lead anglers. Pero ngayon na nakikita ko, medyo dumadami na rin ng nagkakagusto sa sports na to. Sabi nila sa akin, bakit hindi ka mag-vlog? Sabi ko, hindi naman ako sanay ng magsalita sa camera. Still, sinasabihan nila ako, mag-vlog ka na kasi ikaw lang yung alam naming babae na nag-fishing. Sabi ko, sige, subukan ko. Hi, ako si Ivy Suarez, isang lady angler or known as Fishing Ivy. Ang angler, tawag yan sa mga nag-sports fishing. Sa sports fishing, sa saltwater, merong tinatawag na jigging, popping, bottom fishing. So, maraming types of fishing sa saltwater. Sa freshwater naman, ang type naman, merong pond fishing and bass fishing, yun yung sa lake. Nag-start ako ng fishing way back 2008 sa Valenzuela. So, yung husband ko ang talagang nag-fishing. Sinama niya kami ng mga anak ko. And then, target fish talaga dun sa pond na yon is yung tinatawag nila na apahab. Noong time na yon, binigyan niya ako ng isang rod and reel na first time kong humawa. Then sabi niya sa akin, sige, ano, cast ka dyan, sabi niya ganun. Hindi naman ako marunong kasi first time ko ngayon. So, kinast ko lang siya. Tapos, iniwanan niya ako. Nagpunta siya din sa mga kaibigan niya ng mga anglers din. Na yun ang tinatarget nila, yung barramundi. So, ako, nung nagcast na ako, niretrieve ko, biglang may humata. Tinulungan naman ako nung mga anak ko pag-retrieve ng isda. So, naland ko doon yung first fish ko na apahap na 7.2 kilos. Simula nung nakahuli ako ng malaking apahap, kala ko, beginner's luck lang yon. After how many months, bumalik ulit kami dun sa pond na yon and nag-try ulit akong mag-fishing. So, luckily, nakahuli ulit ako ng second apahap ko na 5 point something kilos naman. Nung nakahuli ako nung pangalawa kong apahap, so sabi ko sa sarili ko, hindi na yun beginner's luck. Meaning, meron na akong talent sa sports na yun. So, simula nun, sumasama na ako sa husband ko pag nag-fishing siya. Tinuturuan niya ako, sama-sama na niya ako lagi kahit saan siya mag-fishing. Hanggang sa sinama na niya ako sa dagat. Wow! Hey. Oh gosh, taga-salok na pala ako. 13 years ago, meron na talaga kaming YouTube channel. So, yung YouTube channel namin na yon, more on documenting lang yung mga fishing activities namin, not really for vlogging. So, ang husband ko that time, siya yung nagbo-vlog. Vlog pa talaga, not vlog. As in, isusulat niya lahat ng trips namin and then magpo-post lang siya ng photos or clips. And then, nung nag-start yung pandemic, yung mga friends namin, sabi nila sa akin, bakit hindi ka mag-vlog? Sabi ko, hindi naman ako sanay ng magsalita sa camera, kaya hindi ko inintindi. Still, sinasabihan nila ako, mag-vlog ka na kasi ikaw lang yung alam naming babae na nag-fishing. Sabi ko, sige, subukan ko. Hello, mga ka-fishing. First time namin pupunta sa squalor. At that time, pag kinukunan ako ng husband ko, pag nag-fishing kami, hindi ako nagsasalita. Kasi nga, hindi ako sanay. And then, eventually, natutunan ko na din. Oh, di ba? And then, natuwa ako kasi may mga nagme-message sa akin about dun sa mga content ko na natutuwa sila and sabi nila na-inspire ko daw sila. Tatanong sila sa akin about fishing. Even mga babae, nagtatanong sila kung saan lugar maganda mag-fishing para sa husband nila, yung mga ganong bagay. Doon ako natutuwa kasi yun yung reward na nakukuha ko. Yay! Open bail! Yay! Congratulations! Happy birthday, Mads! Sa fishing, mas magastos talaga ang
pagbili ng mga gears. Though meron namang mga nabibili din na mga mura, unlike before nung nag-start kami, talagang mga mamahalang mga gamit. Kadalasan, mga ilang fishing trips kayo, wala kang huli, pero okay lang, ganun talaga. That's why it's called fishing and not catching. Dati, malapit lang makakahuli ka na. Pero ngayon, sa napapansin ko, medyo ganun na din kahirap. Kahit ang mga local fishermen, pag nakakasabay namin, medyo hirap na rin sila humuli. So ako, ini-encourage ko, lalo na mga anglers, na to do catch and release. Kasi kami, pag nag-fishing kami, yung mga size na, alam mo, hindi mo naman i-consume or kakainin, binabalik namin kung kaya. Usually, ang mga nakakasama ko sa weekend, yun ang stress reliever nila, yung pag-fishing. So, may huli o wala, basta makapag-fishing lang, okay na sa kanila. Kasi, ang nag-encourage siguro sa kanila para itry tong sports na to, is yung joy ng pag nakahuli ka. Kasi, once nakahuli ka talaga, it's very rewarding. Wow! Laki, labis. Alakas pa siya eh. Oh, got it. Hey, nice, mom. Yes! Medyo dumadami na rin ng nagkakagusto sa sports na to. Lalo na kasi mga nagme-message sa akin, mga babae, mga nagtatanong. So, na-encourage ko din sila na mag-try mag-fishing. Time namin, nag-umpisa kami 14 years ago, medyo ang mga kasabayan namin, older people. Pero ngayon, sa nakikita ko, more on younger people na yung nag-fishing, nagtatry ng sport. And also mga babae din na na-encourage na rin mag-fishing. Sa mga gustong mag-start ng dito sa hobby na to, unang-una, kailangan alamin nyo muna kung saang field kayo mas magpo-focus. Medyo marami rin kasing types of fishing, at saka iba't-ibang types of fishing, iba't-ibang gamit din yan. So, kailangan pag-aaralan mo din muna or itatry mo muna bago ka bumili para hindi rin masayang yung bibilhin mo. And also, maghanap kayo ng mga groups na pwedeng puntahan or salinan na pwede kayong magtanong bago kayo bumili ng gamit. Kasi malawak din kasi itong fishing eh. Alamin nyo muna, lalo na sa akin, pag may nagtatanong, sinasama ko muna and yun, pinapatry namin ng gamit namin para malaman niya kung saan siya magiging komportable. Sa mga gusto pong magtry ng sports fishing, follow nyo lang po ako sa FB. And sa YouTube, search nyo lang po Fishing Ivy. Thank you! Mula sa pagsasaliksik, video shoot at editing, ang Lab City ay ginagawa ang aming 200% effort para ibahagi sa inyo mga inspiring contents. Kung gusto ninyo ang mga ginagawa namin, meron 3+1 ways para maipakita ang inyong mainit na suporta. Una, mag-share at mag-subscribe sa aming mga video. Pangalawa, pwede din kayo mag-email kung meron kayong suggested contents na swabing i-feature. Kami rin ay open sa witty minds katulad mo upang makisaya at maging bahagi ng Lab City Crew. Kung gusto nyo naman na ibahagi ang inyong kwento o i-promote ang inyong negosyo, pwede nyo kami makatrabaho. Kung sa kategory man pasok ang trip nyo, please check the link below for more info. Kung nais ninyong sumama sa aming paglalakbay, tara ka syudad, adto ta!